Bata pa lamang ay ulilang lubos na si Ligaya. Namatay sa isang aksidente ang kaniyang ama't ina, kung kaya tangi ang kaniyang lola sa ina ang nagpalaki sa kanya. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay iniwan din siya nito, kaya wala siyang nagawa kundi ang piliin na lang ang magtrabaho para mabuhay kaysa ipagpatuloy niya ang pag-aaral niya sa kolehiyo. Nakapagtapos si Ligaya ng senior high school, ngunit dahil sa kagipitan sa buhay at nanging siya na lamang ang bumubuhay sa sarili niya, ay hindi na siya nagpatuloy pa sa kolehiyo. Maraming trabaho na ang pinasok ni Ligaya sa mga nagdaan na panahon, at nang matanggap siya sa isang sikat na kumpanya ng pabango bilang janitress, ay hindi na siya naghanap pa ng ibang trabaho. Ilang buwan na rin nagtatrabaho si Ligaya sa kumpanya na ito. Ngunit masasabi niyang sapat na ang kinikita niya rito para mabuhay at may ipambayad sa kanyang mga gastusin. Laking pasalamat niya dahil siya ay may trabaho. Kahit minamaliit siya ng mga taong nagtatrabaho sa kumpanya, sapagkat sa edad na 23 years old ay ito siya, isa lamang janitress, habang ang ibang kaedaran niya ay nagtatrabaho na sa kumpanya at may mga magagandang posisyon. Ibili mo nga kami ng kape. Maarteng utos sa kanya ni Tiana. Isa sa pinakamataray at palautos na nagtatrabaho sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Ligaya. Tumungo naman si Ligaya at kinuha ang order ng halos lahat. Kahit alam niyang hindi niya natrabaho ito, wala siyang magawa dahil ayaw niya rin naman ang gulo, at nasisigurado niyang ipapahiya lamang siya ng mga ito na tanggihan niya ang utos ng mga ito. Halos magkadapa-dapa si Ligaya nang bumalik siya sa opisina, pero isang malakas na sampal agad ni Tiana ang sumalubong sa kanya. Muntik pa niya mabitawan ang mga hawak na kape. Sadya ka bang walang kwenta? Ang tagal mong nawala, tapos nagkantatapon-tapon pa ang mga kape na pinagbibili mo? Galit na bulyaw ni Tiana kay Ligaya. Gulat naman si Ligaya at hindi agad nakagalaw sa kinatatayuan dahil sa malakas na sampal na nadama niya. Kitang-kita niya ang mga mata ng mga tao sa opisina. Ang iba ay tumatawa pa at pinagtititigan siya, habang ang iba ay parang walang pakialam sa nangyari o di kaya sanay na sa ganitong mga sitwasyon. Pasensya na, yun na lang ang nasabi ni Ligaya at yumuko dahil sa hiyang naramdaman. Hindi niya magawang lumaban dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Alam niya kasing malaki ang kapit ni Tiana sa manager ng department kung saan siya naka-assign lagi maglinis. Whatever. Mataray na sabi sa kanya ni Tiana, at kinuha na lang basta ang kape at umalis sa harapan niya. Gusto pa sana ni Ligaya ito tawagin, sapagkat pera niya mismo ang pinangbayad niya sa kape na binili niya, ngunit ayaw niya na lang magreklamo para hindi na lumaki ang gulo. Nang lingunin ang orasan at makita na oras na ng break, agad na pumunta si Ligaya sa locker room at kinuha niya roon ang baon niyang tinapay. Banana bread ang tawag doon. Ito yata ang pagkain na hindi kailanman pagsasawaan ni Ligaya. Mura na at siguradong busog pa siya. Bata pa lamang ay ito na talaga ang pagkain na kinakain niya. Katulad ng kanyang ginagawa lagi tuwing break time, ay umaakit siya ng rooftop. Sa ilang buwan niyang pagtatrabaho sa kumpanya ay wala siyang naging kaibigan. May nakakausap man, pero hindi niya maituturing ng kaibigan. Kaya nasanay na si Ligayang mag-isa sa rooftop at doon kumakain ng baon niyang pagkain. Marahan na isinandal ni Ligaya ang pinto ng rooftop sapagkat sira iyon. Laging bilin sa kanya ng guard na laging umiikot sa building na huwag hayaan masara ang pinto ng rooftop kung ayaw niyang makulong. Dahil nga matagal na ni Ligaya tumatambay sa rooftop, ay may mga upuan at lamesa na siya roon. Wala rin namang nakakaalam sapagkat walang umaakyat sa rooftop. Finally, katahimikan din. Nakangiting si Ligaya na sigaw, sabay upo sa upuan. Halos isang oras din ng break na mayroon siya, kaya susulitin na niya iyon. Susulitin talaga ni Ligaya ng lahat ng oras, dahil pagkatapos nito hanggang alas 7 na siya ng gabi at naglilinis ng 5 palapag. Marami naman silang janitress sa kumpanya, pero sa sobrang taas at laki ng building ay kailangan pa rin nilang maghati-hati. Prenteng nakaupo si Ligaya at akmang bubuksan na sana niya ang pagkain, ay dali-dali niyang narinig ang isang malakas na sunod-sunod na yabag, kaya dali-dali siyang tumayo para magtago sa gilid. Bullshit! Rinig niyang mura ng isang lalaki.
Nang silipin niya kung sino iyon ay ganun kabilis ng laki ang mga mata niya sa gulat. Ano ginagawa ni Sir dito? Bulong niyang tanong sa sarili. Gulat na gulat pa rin siya dahil ngayon niya lang ulit nakita ang boss niya, Jerome Salazar, ang CEO at ang nag-iisang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Hindi niya ito madalas makita dahil hindi siya naglilinis sa floor nito at dagdag pa rito ay mas maaga itong umuwi sa kanya. Ano bang kailangan ng babae niyan sa akin? Inis na sigaw ni Jerome sa malakas na sinipa ang pintuan ng rooftop. Dahil doon ay tuluyan ang lumabas si Ligaya sa pinakakataguan niya. Hala ka sir! Sigaw niya at dali-daling tumakbo sa pinto. Ilang beses niyang sinubukan buksan iyon pero nakalak na iyon. Inis na napakamot si Ligaya sa ulo niya. Who are you? Seryosong tanong ni Jerome sa kanya. Doon lamang bumalik sa utak ni Ligaya na kasama niya pala ang boss niya. Sunod-sunod siyang napalunok dahil titig na titig si Jerome sa kanya. Seryosong seryoso ang mukha nito at halatang wala sa mood. Ligaya po, janitress po ko rito. Pakilala niya at pilit gumiti kahit sa totoo lang ay natatakot na siya. Sa isip-isip kasi ay baka oras na makalabas siya rito ay mawala na siya ng trabaho. What are you doing here? Tanong ulit sa kanya. Kinakailangan pa ni Ligaya na tumingala para lang matitigan ang boss niya. Matangkad kasi talaga ito sa kanya at lalaking lalaki ang pangangatawan para tuloy siyang teenager tingnan kapag magkaharap silang dalawa. Break time ko po, simple niyang sagot. Hindi na muling nagtanong sa kanya si Jerome, bagkus sinilip nito ang pinto na nasa likuran niya. Sira kasi yan sir, isinipa niyo. Ayan nalak, kwento niya. So you're blaming me? Seryoso na tanong sa kanya ni Jerome. Mabilis na umiling-iling si Ligaya at kabado na nakipagtitigan sa seryosong mukha ng boss niya. Hindi po. Bad trip. Inis na bulong ni Jerome at tinalikuran siya. Pinanood ni Ligaya na maglakad ang boss niya sa gilid ng rooftop. Nakatuon ang dalawang kamay at seryosong nakatingin sa malayo. Hindi na lang umimik pa si Ligaya at naglakad na lang siya pupunta sa inuupuan niya kanina at nagsimula kumain. Panay ang silip niya sa boss niyang hindi matali sa isang lugar. Sir, ayos ka lang? Agaw pansin niya rito at tumayo sa pagkakaupo. Lumakad si Ligaya palapit sa boss niya at walang ano-ano'y inalok ito ng pagkain. Kuha ka sir, masarap yan. Nakangiti niyang yaya rito. Binigyan naman siya ng nanghuhusgang tingin ni Jerome pero sa huli ay kumuha pa rin ng binata. Mabilis iyon tinikman ni Jerome. Mabilis siyang natigilan ng malasahan niya iyon. Where did you bought this? He asked. Gawa ko po yan. Tinuro po sa akin ng lola ko noon kung paano gumawa niyan. Total mas mura po kapag sariling gawa ko ay ako na lang pong gumagawa. Sagot niya rito. Can I have more? Tanong sa kanya ni Jerome. Mabilis namang tumungo si Ligaya at muling inilapit sa boss niya ang tinapay. The taste of this bread is familiar. Wala sa sariling sabi ni Jerome habang ninanamnam ang lasa ng pagkain. Naaalala niya kasi bigla ang kababata na babae noon. Mahilig din siyang bigyan ito ng tinapay ngunit hindi niya na alam kung nasaan ito dahil umalis na lang ito basta sa probinsya nila na walang paalam sa kanya. Pero ang hindi niya lang talaga malilimutan ay kung gaano kasarap ang tinapay na binibigay sa kanya lagi ng kababata. Cute niya sir. Para kayo yung kaibigan ko dati. Sabi ni Ligaya at tumawa. Inyo na lang po lahat yan. Nakangiti niyang sabi at inabot ang Tupperware na may laman na tinapay. Agad naman tinanggap iyon ni Jerome at maliit na ngumiti. Thank you. Hinayaan na muna ni Ligaya na kumain ng boss niya. Based kasi sa dami ng kinain nito ay halata niyang gutom ito. So why are you staying here during your break time? Tanong ng boss niya sa kanya. Wala naman po akong kaibigan dito. Tsaka rito po tahimik. Paliwanag niya. Ikaw po, bakit ka po nandito? Tanong ni Ligaya sa boss niya. Bumuntong hininga naman si Jerome bago muling tumingin sa malayo. Well, I have to get a fresh air. Tsaka may nangyari lang. Sagot ni Jerome sa tanong ni Ligaya. Tumungo-tungo naman si Ligaya. Ganun talaga ang buhay, sir. Minsan maayos, minsan magulo. Sabi niya. Napatingin naman sa kanya si Jerome. Pero kailangan pa rin magpatuloy sa buhay eh. Ganun ang life. Life is short but mas maliit ako. Biro pa niya.
Bahagyang natawa si Jerome dahil sa biro ni Ligaya. Ngayon niya lang ulit naramdaman ang ganitong tumawa sa kanyang dibdib. Stop calling me sir. You can call me Jerome. Sabi ni Jerome kay Ligaya. Bahagyang nanlaki ang mata ni Ligaya sa gulat. Sa pagkakaalam niya kasi ay ayaw ng boss nila na hindi tinatawag itong sir o Mr. Salazar kaya hindi maiwasan magtaka at magulat ni Ligaya dahil sa narinig. And drop the pope please. I'm only 29 years old. Dagdag na, sabi ni Jerome sa kanya. Tumungo naman si Ligaya bilang pagsang-ayon. Pero po, pero kasi mas matanda ka pa rin sa akin, no? 29 years old ka habang ako 24 years old. Katbiran pa niya. Nang makitang masama ang tingin sa kanya ni Jerome, ay mabilis siyang ngumiti at mahinang tumawa. Sabi ko nga, hindi na ako magpupo sa'yo. Bigla niyang bawi. Napangiti naman sa kanya si Jerome at nag-iwas ng tingin. Nag-uusap silang dalawa nang biglang bumukas ang pintuan. Andoon ang isang security guard at kamot ang ulo. Halata sa mukha nito ang kaba nang makita si Jerome. Saan siya na ho, sir? Paghingi ng paumanhin ito kay Jerome. Tinunguan lang naman ni Jerome ito at lumingon sa gilid niya. Ganun na lang ang gulat niya nang dali-daling iniligpit ni Ligaya ang mga gamit na dala niya. Sir, bababa na ako. Late na ako ng 10 minutes. Aligaga niyang sabi sa katatakbo na lumabas sa pinto. Ganun na lang ang kaba ni Ligaya nang makita ang masungit na mukha ni Tiana sa kanya. Akmang lalagpasan na sana niya ito at pupunta na sa storage room para kunin ang panglinis nang hilahin siya nito pabalik. Ba't ang tagal mo? Hindi mo ba alam na marami ka pang pinapaserok sa'yo? Mataray na tanong ni Tiana sa kanya. Kapal ang face mo magpalit, janitress ka lang, remember? Kayang tumakbo ng kumpanya na wala ka. Pagtataray pa rin ito sa kanya. Napayoko naman si Ligaya dahil sa hiya. Hindi niya magawang ipagtanggol ang sarili niya dahil tama naman ito. Janitress nga lamang siya. At kayang-kaya rin tumakbo ng kumpanya ko na wala ka. Ganun na lang ang gulat ni Ligaya nang marinig ang boses ng isang lalaki sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon doon at mabilis nang laki ang mga mata niya nang makita si Jerome. Ang boss nila. Marahan siyang tiningnan nito at saka hinila papunta sa likuran nito. Nang harapin ni Ligaya si Tiana mula sa likuran ni Jerome at gulat na gulat ang mukha nito. Sir? Utal nitong sabi. Hindi makapaniwala sa nakikita sa harapan niya. Who are you to make your order? Sino ka ba? You just my employee who acting like a boss here. Seryosong sabi ni Jerome kay Tiana halata sa boses nito ang pag-irita. Hindi naman magawang umimik ni Ligaya dahil sa gulat. Hindi niya akalain na may tao pa rin palang magtatanggol sa kanya. Ang malala pa roon ay hindi niya akalain na ang boss niya pala talaga ang magtatanggol sa isang katulad niya. Sa pagkakaalam ko, hindi trabaho ni Ligaya magpaserox. Seryosong nitong dagdag at nilingon siya. Napaatras naman si Ligaya dahil bumaba pa talaga si Jerome para mapantayan siya. I am right. Tanong nito sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang tumungo. Muling hinarap ni Jerome si Tiana na bakas na sa mukha ang takot. Kitang-kita ng dalawang mata ni Ligaya ang paningin ng iba, pang tao na nagtatrabaho sa opisina. You're not allowed to treat her like that. May diin ang pagkakasabi ni Jerome. I'm expecting your resignation letter today. Sabi ni Jerome bago tinalikuran si Tiana. So inaakala ni Ligaya na aalis na basta ang lalaki, ay ganun na lang ang gulat niya nang hawakan siya nito sa braso at isama sa pag-alis. Walang nagawa si Ligaya kundi ang mapahila sa lalaki. Muli niyang nilingon si Tiana na ngayon ay galit na nakatingin sa kanya bago siya tuluyang nakapasok sa elevator. Thank you sir. Laking pasalamat niya nang magsimula nang umakyat ang elevator. Nakatago sa likuran ni Jerome si Ligaya habang nakayuko ngunit hindi maitago ni Ligaya ang ngiti sa kanyang labi. Sobrang saya ang naramdaman niya sa ngayon. Hindi niya akalain na may taong magtatanggol sa kanya nang malala pa roon ay ang boss pa talaga nila. Why are you allowing them to mistreat you? He asks. Hindi naman agad nakasagot si Ligaya. Gusto niya na tuloy umalis ngunit pakiramdam niya ang bagal ng oras at ang bagal ng paggalaw ng elevator pataas. Totoo naman kasi ang sinabi nila. Imik niya at umikhim. Nilingon naman siya ni Jerome kaya agad siyang nag-iwas ng tingin nang magtaas ito ng isang kilay sa kanya. Ramdam na ramdam ni Ligaya ang titig ni Jerome sa kanya kahit hindi niya ito titigan. Pero thank you.
sabi niya rito at malaking umiti. Mabilis naman niyang nakita na nag-iwas ng tingin si Jerome sa kanya at namulsa ito. Hanggang sa uminto ang elevator at makalabas silang dalawa ay wala pa muling umimik sa kanilang dalawa. Tsaka lang natigilan si Ligaya nang mapansin na nasa floor sila kung nasaan ang mga office ng mga head manager at office ng boss nila. Tumigil sila sa pinakamalaking pinto. Nang buksan iyon ni Jerome ay nanguna siyang pumasok at natigilan si Ligaya at hindi nagawang sumunod. Uy, takang tanong ni Jerome sa kanya. Office niyo po ito, di ba? Paninigurado ni Ligaya at hindi maitago sa mukha ang gulat. Sinilip niya ang loob noon. Maganda at malaki ang buong office. May malaking sofa at mini table sa gilid at nasa bandang gitna ang office table ni Jerome. Nasisigurado niyang sa boss niya ito. Yes, why? Tanong muli ni Jerome sa kanya. Nanatili ang mukha na seryoso. Hindi mapigilan ni Ligaya ang hindi umawang ang bibig sa gulat. Papapasukin niyo po ko rito? Gulat niyang tanong. Mabilis kumunot ang noon ni Jerome sa kanya ngunit tumungo ito bilang sagot sa kanyang tanong. Seryoso po? Yes. Nauubos ang pasensyang sagot ni Jerome. Nang mapansin ni Ligaya na naiinip ang boss niya at doon niya lang din nakita na nakahawak pa rin ito sa doorknob ng pinto at hinihintay siyang pumasok, ay dali-dali siyang naglakad papasok dahil na rin sa hiya. Hindi makapaniwala si Ligaya na pinapasok siya rito. Walang sino mang janitress o sino man sa mga nagtatrabaho sa office ang nakakapasok dito. Laging ang sekretary lang ni Jerome ang nakakapasok sa office nito kaya hindi mapigilan ni Ligaya ang hindi magulat at matuwa. Kung may maglilinis kasi ng office ay ang pinaka-head nila ang nakakapasok dito. Kaya hindi pa rin siya makapaniwala na ang isang katulad niyang mababa lamang ay hinahayaan ng boss nilang papasukin siya sa office nito. Umupo si Jerome sa sofa at itinuon nito ang siko sa gilid ng sofa na sumandal doon tsaka siya nito tiningnan ng diretso. Ilang beses namang napalunok si Ligaya dahil sa kaba na nararamdaman. Anong gusto mong kainin? He asked. Panay ang pikit ng mata ni Ligaya at hindi agad nakasagot. Nang mapansin ni Jerome ang reaksyon nito ay napangisi siya. Kinain ko yung pagkain mo, kaya i-order kita ng bago. Mabilis nanlaki ang mata ni Ligaya sa gulat at sunod-sunod na umiling. Naku po sir, wag na po, okay lang po. Ayun sis, tell me what you want to eat. Pagputol nito kay Ligaya. Isang malaking paglunok ang ginawa ni Ligaya. Kayo na lang pong bahala. Sagot niya rito at hindi na nakipagtalo. Nahihiya na rin kasi siya. Chinese food, Korean food, Italian food, or Filipino food na lang. Anything po, kayo na po ang bahala, sir. Putol niya rito. Bigla tuloy sumakit ang ulo ni Ligaya dahil sa mga narinig. Hindi familiar para sa kanya ang mga pagkain ayon at ang tingin niya, mahal iyon. Okay, maupo ka ron. Utos sa kanya nito sabay turo sa isang sofa na nasa gilid nito. Dali-dali siyang naupo roon. Paulit-ulit ang pagkalikot ni Ligaya sa mga daliri niya, kinakabahan siya at nagtataka. Hindi niya alam bakit ganito bigla ang trato sa kanya ng boss niya. Sa totoo lang, ay pwede naman siya nito iwan kanina. Ligaya, you told me kanina. Tinuruan ka ng lola mong sa paggawa ng ganong klaseng bread, right? Tanong sa kanya nito. Humarap siya rito at mabilis na tumungo. Opo. Bata pa lang po ako, tinuruan na ako ni Lola. Kaya nung unang sweldo ko po rito, bumili po ako ng murang oven para makagawa po ako ng tuwing gusto ko. May mga bumibili rin po kasi kaya nagiging sideline ko po. Nakangiting kwento. Naalala niya tuloy bigla ang lola niya. Mahal na mahal ni Ligaya ang lola niya na kahit hindi niya na ito kasama ay naaalala niya naman ito lagi lalo na tuwing nagagawa siya ng banana bread. I remember someone because of you. Nakangiting sabi ni Jerome sa kanya. But I don't know where is she right now. Dagdag na sabi ni Jerome sa kanya at bumuntong hininga. Bakit hindi niyo alam, sir? Tanong ni Ligaya. Hindi maiwasang hindi ma-curious sa sinasabi ng boss niya. Umupo ng maayos si Jerome bago nagsalita. Well, umalis siya bigla nung bata pa lang kami. Kundi ako nagkakamali, mas matanda ako sa kanya ng ilang taon. She's my friend when I'm still living in province, but she left without saying goodbye. Pagkakwento ni Jerome, tahimik namang nakikinig si Ligaya. Hindi niya maiwasang magulat.
Hindi akalain ni Ligaya na may ganitong side pala ang boss niya. Ang lagi kasi niyang narinig ay mainitin ang ulo, maikli ang pasensya, at masungit ang boss nila. Baka may reason, sir. Tsaka bata pa po pala kayo nun? Sagot niya rito. Titig na titig siya sa mukha ni Jerome. Hindi niya maiwasan ang hindi humanga sa pagmumukha nito. Sobrang gwapo nito sa mga picture na nakikita niya, ngunit hindi niya akalain. Mas sobrang gwapo ito tignan sa personal. Pakiramdam tuloy ni Ligaya ay namumula ang pisngi niya dahil kakaibang pakiramdam ang nararamdaman niya habang pinagmamasdan ang gwapong mukha ng boss niya. Nag-usap lang sila ng kaunti bago sila umorder ng pagkain. Pagkatapos nila kumain ay saktong uwian na rin ang karamihan kaya bumalik na rin si Ligaya sa trabaho niya. Total, 7 pa ng gabi ang tapos ng trabaho niya. Kailangan pa niyang linisin ang mga floor na naka-assign sa kanya. 7:30 na ng gabi, nakalabas ng building si Ligaya. Lahat ng kasama niya ay nakauwi at tanging siya na lang ang huling lumabas. Sobrang sakit ng katawan niya dahil bigla siyang pinagalitan ng head nila sa paglilinis dahil tumakas daw siya sa trabaho. Wala namang nagawa si Ligaya dahil hindi naman talaga siya nakapagpaalam na sinama siya ng boss nila sa itaas. Panay ang pagpisil niya sa braso niya habang naglalakad siya papunta sa sasakayan. Mabilis siyang natigilan sa paglalakad ng may humintong puting artista van sa gilid niya. Tinignan niya ito. Nang bumukas ang pinto nito ay mabilis siyang napangiti nang makita kung sino ang taong sakay nito. Hi sir! Magiliw niyang bati rito at kumakaway-kaway pa. Tinaasan siya ng isang kilay nito. Why are you walking around here? Tanong sa kanya ni Jerome. Mabilis naman siyang nagtaka dahil sa tanong nito. Kakatapos lang po ng work ko. Sagot niya rito. Malakas namang umisi si Jerome sa kanya at ikinapagtaka niya. Magang labas niyo today. Sabi ni Jerome sa kanya. Napakamot naman si Ligaya sa ulo niya. Alam niya ang bagay na iyon ngunit dahil pinagalitan siya ng head nila ay pinaglinis pa siya nito ng ibang area dahilan kaya siya mas late nakalabas ng building. Sumakay ka na. Utos sa kanya ni Jerome na ikinalaki naman ang kanyang mga mata sa gulat. Paulit-ulit siyang pumikit at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sunod-sunod siyang umiling bilang pagtanggi sa alok nito sa kanya. Sir, wag na po. Dami niya nang naitulong sa akin kaya ko na po. Sakay. Seryosong utos nito sa kanya. Sabi ko nga, sakay. Bulong na Ligaya sa sarili at walang nagawa kundi sumakay na sa sasakyan. Nang sumara ang pinto ay mabilis din itong umandar. Tahimik lang si Ligaya sa loob ng sasakyan habang ang mata ay nasa labas ng bintana. Hindi niya mapigilan ng hindi matakot. Gustuhin man talaga niyang huwag na sumakay ay natatakot siya sa itsura ng boss niya. Pakiramdam ni Ligaya sa oras na tumingi siya rito ay mawawalan siya ng trabaho. Saan ka nakatira? Tanong sa kanya ni Jerome kaya nilingon siya. Sa Amor Subdivision po, sagot niya. Malaking subdivision yun ngunit mura lang ang upa sa mga bahay. Kaya nakakayanan ni Ligaya bayaran ang upa niya roon. Nakita naman niyang mabilis na iba ang daan ng sasakyan niya kaya nilingon niya si Jerome. We're going to drive through first, sagot ni Jerome sa kanya. Nahalata ang nagtatanong niyang tingin. Okay. Nakangiti niyang sagot dito at kinuha ang wallet niya sa bag. Mabilis siyang natigilan ng hawakan ni Jerome ang bulsa niya at nilingon niya ito dahil sa gulat. Nang makita ni Jerome ang reaksyon niya ay mabilis itong bumitaw at tumingin sa labas. May treat. Sabi nito sa kanya na hindi man lang siya nilingon. Tumango na lang siya at hindi na lang nakipagtalo dahil alam ni Ligaya na hindi siya mananalo. Matapos nila mag-drive-thru sa isang fast food ay mabilis din siyang hinatid ni Jerome sa apartment niya. Nang makauwi siya ay hindi maalis ang ngiti niya sa pagkain na nasa lamesa. Hindi ko alam kung anong nakain ni sir pero salamat ng marami. Tuwang-tuwa at pumapalakpak na sabi niya. Kinabukasan ay tuwang-tuwa siya dahil sa mga nangyari ngunit hindi niya akalain na kung gaano siya kasaya kagabi ay agad iyon mapapalitan ng gulo. Ma'am, ano pang problema niyo? Takang tanong ni Ligaya sa babaeng humarang sa kanya nang nasa entrance na siya ng building. Hindi mo ba ako nakikilala? Mataray at halata sa boses nito ang inis na tanong sa kanya. Mabilis namang umiling si Ligaya bilang sagot. Totoo naman ang sinasabi niya.
Nagulat na lang si Ligaya nang bigla siya nitong harangin at kahit nakita na sila ng guard na naka-duty ngayon ay hindi man lang sila pinansin nito. Why are you with Jerome kagabi? Maarte na tanong nito sa kanya. Naka-arko pa ang isang kilin nito at naka-cross ang mga braso sa dibdib. Pinasadahan nito ng tingin ni Ligaya mula ulo hanggang paa. Halata sa tayo at pananamit nito na anak mayaman ito. Hindi nga lang niya alam kung bakit ito lumapit sa kanya ngayon. Hinatid lang po ako ni sir, pagsabi niya ng totoo rito. Malakas nang umisi ang babaeng nasa harap niya at Mariin na hinawakan bigla ang braso niya. Sa sobrang diin noon ay napadaing siya sa sakit. Hinatid? Bakit? Sino ka ba ha? Seryoso nitong tanong sa kanya. Kumunot ang noon ni Ligaya at pilit na inaalis ang pagkakahawak nito sa braso niya. Ngunit dahil sa sobrang diin noon ay hindi niya magawa. Wala po, janitress lang po ko rito. Ma'am, nasasaktan po ko. Malitang boses na sabi ni Ligaya at pilit pa rin na kumakawala. Ngumisi naman ang babaeng nasa harap niya at basta na lang siya nitong binitawan. Muli ay tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na puno ng panghuhusga. Niyakap naman ni Ligaya ang sarili dahil sa hiyang nararamdaman. Leave him alone, slut. I'm his fiance and you're just a janitress. Hindi kailanman may isip ni Jerome pumatol sa isang katulad mo. Malakas nitong sigaw sa pagmumukha niya. Akmang iimik na muli si Ligaya ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang may lalaking humawak sa braso niya at itago siya nito sa likod nito. Nang angati niya ang tingin ay gano'n na lang ang umawang ang bibig niya sa gulat nang makita kung sino ang lalaking iyon. Jerome, utal na sabi ng babae. Halata sa mukha nito ang takot at gulat. What the hell are you doing here? Seryoso na tanong ni Jerome sa babae at masama itong tinignan. Nilingon niya si Ligaya bago muling ibanalik ang tingin sa babaeng nasa harapan niya. I am your fiance. Hindi na nito pinatapos agad ni Jerome magsalita. Inis niya itong tinignan. First of all, you're not my fiance, Andra. Second, you don't have the rights para saktan ng mga empleyado ko. And lastly, sino ka para sabihin na hindi ko magugustuhan si Ligaya? You're not allowed to tell to somebody kung sino ang dapat gustuhin ko o hindi. So what? Kung janitress man ang gustuhin ko? Bakit? Sino ka ba sa inakala mo? Seryoso at galit niyang sabi rito. Nang hindi na ito nagsalita ay agad niyang hinawakan ang kamay ni Ligaya at hila-hila itong sinama papasok sa loob ng building. Pero bago siya tuluyang pumasok ay muli niya itong nilingon. Matagal nang na-cancel ang wedding natin. So stop spreading a fake news. Ang paalala ko lang sa'yo, kaya na ito po yung katayuan ng babaeng magugustuhan ko. Wala kang pakialam dun. Huwag ka nagpapakita sa akin. Huli niyang habilin dito bago natuluyang pumasok sa loob. Tumigil sila sa paglalakad ni Ligaya nang nasa harapan sila ng elevator. Thank you, sir. Nakayoko niyang pasasalamat dito. You're welcome. Don't let anyone mistreated you again, Ligaya. Opo, sir. Sabi ni Ligaya at maliit na ngumiti. Hindi maitago ang saya dahil sa ginawang pagprotekta sa kanya ng boss niya. Hanggang sa matapos ang trabaho niya ay masaya si Ligaya, lalo na ay muli siyang hinatid ni Jerome pauwi sa apartment niya. Isang linggong lumipas at mas naging close sila ni Jerome. Kung titignan ay parang hindi niya ito boss dahil hatid sundo niya ito at lagi pa ito libre ng pagkain niya. Madalas ay katawagan nilang isa't isa at lagi pa siya nito pinupuri. Hindi maitanggi ni Ligaya na kinikilig siya sa mga ginagawa ni Jerome sa kanya pero ayaw niyang umasa dahil baka siya pa ang nasaktan sa huli ngunit dahil sa pagiging malapit sila sa isa't isa ay mas malala ang galit ng iba sa kanya kung kaya't hindi maiwasan na hindi pag-usapan ng mga katrabaho niya lalo na ang mga kaibigan ni Tiana na pinahihirapan pa rin siya pero hindi niya na lang ito nirereklamo dahil ayaw niya na ng gulo. Anong relasyon mo kay sir? Gulat na natigilan si Ligaya sa pagmamap ng sahig ng restroom ng mga babae nang biglang sumulpot sa likuran niya ang kaibigan ni Tiana na si Anika. Po? Taka niyang tanong. Wala naman po, sagot niya at sabay umiling-iling. Malakas naman ang umisi si Anika sa kanya at hindi maniwala sa sinasabi niya. Mabilis na napadaing si Ligaya nang habulin ni Anika ang buhok niya. Tigilan mo ang pagiging malandi. Huwag ka na umasa na papatulan ka ni Sir Jerome. Dahil una sa lahat, janitress ka lang.
Gigil at mahaba nitong sabi sa kanya at saka nito basta binitawan ang buhok niya dahilan. Kaya siya natumba sa sahig. Inirapan siya ni Anika tsaka lumakad palabas ng restroom na parang walang nangyari. Hindi na napigilan ni Ligaya ang hindi maiyak. Ni minsan siya ay hindi nagawang saktan ng lola niya kaya hindi niya maintindihan ang sarili niya bakit niya hinahayaan ng mga taong walang ambag sa buhay niya at nasaktan siya. Mabilis siyang napalingon sa pinto ng restroom nang pumasok doon ang isang babae. Gulat siya nitong tinignan at mabilis siyang tinulungan tumayo. Nakasuot ito ng uniform na katulad sa kanya. Okay ka lang? Agad nitong tanong sa kanya habang aligagang pinupunasan ng tissue ang mukha ni Ligaya. Oo, salamat. Nahihiyang pasasalamat ni Ligaya at umiwas ng tingin. Matagal na kita nakikita rito, sabi sa kanya ng babae. Nahihiya lang akong lumapit sa iyo dahil close kayo ni sir. Kwento nito sa kanya. Napakunot naman ang noon ni Ligaya dahil doon. Anong pangalan mo? Tanong ni Ligaya sa babae at ngumiti. Kahit nasaktan siya kanina ay hindi mapigilan ni Ligaya ang hindi ngumiti. Para sa kanya sobrang saya ng magkaroon ng panibagong kaibigan. Lalo na sa isip niya ay walang sino man ang gugustuhin kaibiganin ang isang katulad niya. Venus. Pakilala nito sa kanya tsaka malaking ngumiti sa kanya. Kita ko yung babae kanina. Mukha naman siyang paano. Yamo na sila ate girl. Ikaw naman type ni sir. Tumatawa nitong sabi sa kanya. Napailing naman si Ligaya at mahinang natawa. Malabo. Kaibigan lang ako ni sir kaya close kami. Dahilan ni Ligaya. Ngunit binigyan na lang siya ng mapangasar na tingin ni Venus kaya umiling-iling siya tsaka nanguna ng lumabas ng restroom. Hanggang sa matapos ang shift ni Ligaya ay sobrang saya niya dahil mayroon siyang bagong kaibigan kaya't halos malimutan niya na ang nagiging routine nilang dalawa ni Jerome. Kanina pa sila nasa cafe ni Venus at nagkukwentuhan. Parang hindi nga napapagod si Ligaya dahil ngayon niya lang naramdaman ang mga may kaibigan talaga. Wag ako! Gusto ka ni sir! Trust me! Tumatawa na sabi sa kanya ni Venus. Malabo! Tsaka may girlfriend na yun oh! Hindi maintindihan ni Ligaya ang sarili dahil parang dismayado pa siya sa sariling sinabi. Asa? Tsaka, hello girl. Hindi ka naman siguro manhid. Hatid sundo ka. Inaantay ka lagi pa uwi tapos lagi libre ang lunch at dinner mo. Baliw na lang yatang hindi maniniwala na hindi ka nililigawan ni sir. Tuwang-tuwang sabi ni Venus na pailing na lang si Ligaya. Pero hindi maalis sa isip niya ang sinabi ng kaibigan hanggang sa magsiuwi sila. Mabilis na hinto sa paglalakad si Ligaya nang makita ang van ni Jerome sa harap ng apartment niya. Ang mas kinagulat niya pa ay ang seryoso at mukhang galit na mukha ni Jerome na nakasandal sa gate ng bahay niya at masamang nakatingin sa kanya. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Ligaya dahil sa kabang nararamdaman. Nang lingunin niya ang relo roon, nakita niya ang oras. Hi sir. Nahihiya niyang bati rito nang lumakad siya sa harapan nito. Ngunit, hindi ito nagsalita bagkus nagtaas lamang ito ng isang kilay sa kanya. Sa kagaling? Tanong ni Jerome kay Ligaya. Seryosong-seryoso ang mga mata nito na nakatingin kay Ligaya. Kumain lang po kasama ang kaibigan ko po. Sagot niya sa tanong nito. Agad nakita ng mga mata ni Ligaya kung paano umarko ang isang kilay ni Jerome. A friend? Paninigurado ni Jerome. Agad namang tumungo si Ligaya bilang sagot. So kumain ka na? Mahinang sabi ni Jerome tsaka tumungo-tungo. Opo, may problema po ba ron? Inosenteng tanong niya kay Jerome. Nothing. Umiiling-iling inasagot ni Jerome sa kanya. Pinakatitigan nito ni Ligaya ng puno ng pagtataka. Bakit po pala kayo narito? Tanong ni Ligaya. Hindi kita nakita sa office kanina. E nakalis ka na raw sabi ni Kuya Guard. So I thought nakauwi ka na. Paliwanag ni Jerome sa kanya. Kanina ka pa rito? Tanong ni Ligaya. Yes. Bakit niyo po ko hinahanap, sir? Hindi napigilan ni Ligaya ang hindi magtanong. Hindi naman siya ganun kamanhid para hindi makapansin sa mga inaakto ni Jerome sa kanya. Ayaw niya lang sadyang palalahin pa dahil ayaw niyang umasa. Dahil para sa kanya malabong mangyari ang mga paratang ng tao ng iniisip niya. Because nag-alala ako. Sagot sa kanya ni Jerome, tsaka ito tumayo ng maayos sa harapan niya. Because you're my friend. Dagdag pa nitong sabi kay Ligaya.
Hindi mapigilan ni Ligaya ang hindi mapangisi dahil sa narinig. Peke siyang natawa rito at pilit na lang umiti. Friend. Friend, uwi ka na. Inis niyang sabi rito at walang sabi-sabi itong nilagpasan na tumuloy sa harap ng gate. Mabilis kinuha ni Ligaya ang susi ng gate. Ligaya. Let's see it again. May dala ako. Yaya sa kanya ni Jerome. Hindi ito nilingon ni Ligaya at tinuloy ang pagbubukas ng gate. Nang makapasok siya ay agad niyang sinara iyon at nilak bago niya. Muling hinarap si Jerome. Uwi ka na friend, busog na ako. Pilit siyang umiti rito sa kapatagong umirap ng talikuran niya ito. Dire-diretsyong pumasok si Ligaya sa bahay niya at pabagsak na sinara ang pinto. Friend ha? Gago lang. May magkaibigan bang hatid sundo at laging dinatala sa mamahaling restaurant? Gigil na sabi ni Ligaya sa sarili, tsaka yamot na nagpunta sa kwarto niya at ibinagsak na lang na inihiga ang sarili at pumikit. Isang linggo nang iniiwasan ni Ligaya si Jerome. Panay ang teksak tawag nito sa kanya ngunit hindi niya ito pinapansin. Dahil hanggang ngayon naiinis pa rin siya rito, pakaramdam kasi ni Ligaya pinaasa siya nito. May lunch ulit para sa'yo, imig ni Venus na nasa tabi niya. Bit-bit nito ang paper bag. Umirap si Ligaya at hindi pinansin iyon. Kinuha niya ang sariling baon tsaka naglakad palabas ng locker room. Ramdam na ramdam niya ang pagsunod sa kanya ni Venus. Kita mo yung magandang babaeng pumasok sa office ni Sir Jerome kanina? Rinig niyang pinag-uusapan ng mga babae na nasa loob ng elevator. Nasa tabi niya rin si Venus na nakikinig din sa pinag-uusapan. Umarko agad ang isang kilay ni Ligaya dahil sa narinig. Oo, ti, ang ganda. Balita ko anak daw yun ng mga naka-business partner ng magulang ni Sir. Baka-tsowa. Sabi pa nitong isa. Doon, tuluyang napairap si Ligaya, laking pasasalamat niya nang lumabas din ang mga ito. Nang marating nila ang rooftop ay inis na umupo si Ligaya sa upuan tsaka pinagrus ang dalawang braso sa dibdib. Hindi niya maintindihan ang bigat ng pakiramdam ng dibdib niya. Pakiramdam ni Ligaya ay kaunti na lang ay sasabog na siya. Isang linggo siyang nagtiis na huwag kausapin si Jerome, pakiramdam niya ay kaunti na lang iiyak na siya. Hindi niya itatanggi sa sarili na nahulog na siya sa binata ngunit ang hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya ngayon. Never naman siya nagkaroon ng relasyon kaya bago sa kanya ang mga ganitong pakiramdam. Malalim na buntong na hininga ang pinakawalan ni Ligaya at tumingin sa malayo. Nagsiselos ka? Gulat na nilingon ni Ligaya si Venus. Ako? Magsiselos? Tumatawa na yung sabi habang nakaturo pa sa sarili. Bakit ako magsiselos? Nakakain ba yan? Biro pa niya at nag-iwas ng tingin. Selos? Bulong niya sa sarili. Rinig naman niya ang mahinang pagtawa ni Venus kaya nilingon niya ito at iritang tinignan. Di ako nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Eh gusto mo eh. Tumatawang putol sa kanya ni Venus. Inis niya itong hinampas na agad naman itong inilagan. Maming ka na kasi, malay mo gusto ka rin. Asa, may girlfriend nga eh. Malungkot na sabi ni Ligaya at ngumuso. Oo na, magsiselos na ako. Pag-amin niya at nagbaba ng tingin. Bakit mo ba kasi iniiwasan si Sir? Tanong ni Vino sa kanya. Kahit sa totoo lang ay pang ilang beses na nitong tinanong sa kanya sa buong linggo. Malalim na bumuntong hininga si Ligaya at sumandal sa inuupuan siya katumingala. Nainis ako sa kanya na sobrang inis ko. Ayaw ko siya makasama o makausap. Pag-amin niya at nilingon ang kaibigan. Kaibigan niya lang daw kasi ako eh. Nainis ako nung narinig ko yun. Ngumisi naman si Venus tsaka ngiti-ngiti siyang tinignan. Napairap naman si Ligaya dahil doon. Sa tingin pa lang ng kaibigan niya sa kanya ay alam na agad ni Ligaya ang iniisip nito. Oo na, alam ko yung iniisip mo. Ngumuso siya at tumingin sa kaibigan. Maniwala kang friends lang tingin niya sa'yo? Tanong sa kanya ni Venus. Hindi naman agad nakasagot si Ligaya dahil sa totoo lang may parte sa kanya na hindi naniniwala pero ayaw niya naman paasahin ang sarili niya. Ayaw niya paisipin pa ang bagay na yun. Maybe both of you should talk. Mas magandang malinawan ka. Wala namang masama kung susubukan mong alamin talaga ang totoo. At least, once na alam mo na yung totoo, mas madali mo siyang maiiwasan. Nakangiti na sabi ni Vino sa kanya. Ngumiti na lang si Ligaya at hindi nagsalita pa ulit. Mabilis na lang tinapos ang pagkain at agad din bumaba.
nang makababa sila sa floor kung saan ang locker room nila ay mabilis na hinto ni Ligaya sa paglalakad, ganon din si Venus. Gulat na napaawang ang bibig ni Ligaya nang makita si Jerome at ang isang babae na nakabitin sa braso nito. Ganon na lang kabilis ang pag-atras ni Ligaya nang gulat siyang lingunin ni Jerome at dalidaling inalis ang pagkakabitin ng babaeng nakahawak sa kanya. Kitang-kita ni Ligaya ang gulat at pagtataka sa mata ng babae nang alisin nito ang kamay niya sa braso ni Jerome at mas naguluhan pa ito nang dalidaling naglakad papunta sa kanya si Jerome. Let me explain. Agad na sabi ni Jerome sa kanya nang makalapit ito sa kanya. Hinawakan siya nito sa magkabilang kamay ngunit mabilis niyang inalis iyon. Napalingon siya sa paligid at pinansin ang mata ng mga dumadaan. Bakit? Para saan? Walang emosyon na tanong ni Ligaya. Hindi naman agad sumagot sa kanya si Jerome at titig na titig lang sa kanya. Napailing si Ligaya at nakagat ang pang-ibabang labi. Ramdam niya ang kirot sa puso niya. Gusto niyang pakinggan ang paliwanag ni Jerome ngunit sa isip niya ay para saan pa kung ganon hindi naman sila. Balik na po kami sa trabaho, sir. Pilit nang umiti si Ligaya. Nang hindi pa rin nagsalita si Jerome at tanging nakatingin lang sa kanya, ay doon na siya tuluyan na lumagpas dito at dire-diretsong naglakad papunta sa locker room nila. Sa buong oras na natira sa trabaho ni Ligaya, ay inabala na lang niya ang sarili niya at inalis sa isip ang isipan na iyon. Hindi niya maiwasan ang hindi masaktan lalo na't naaalala niya pa rin kung gaano kahigpit ang hawak noong babae kay Jerome. Maagang umuwi si Ligaya pagkatapos ng shift niya. Nakaligo na rin siya at handa ng mahiga sa kama nang may sunod-sunod na katok ang bumulabog sa kanya. Sino? Sir? Gulat na sigaw ni Ligaya nang biglang tumamba sa kanya si Jerome. Tinignan niya ang gate ng bahay niya nang makitang sarado iyon at ganoon na lang ang pagkagulat niya at pagtataka kung paano nakapasok si Jerome. Sinilip din niya kung may kasama itong driver pero nang makita niya ang isang sasakyan at hindi ito ang van na lagi nitong bitbit ay nasisigurado ni Ligaya na mag-isa lang itong nagpunta rito. Sir, okay ka lang? Nag-aalala niyang tanong dito at bahagyang sinilip ang mukha nito. Nang makita ni Ligaya na nakapikit ito at walang magawa siya, kundi hilahin ito papasok at basta na lang niyang ibinagsak sa sofa niya na nasa living room. Paano ka pa nakapagmaneho papunta rito? Iiling-iling niyang tanong tsaka bumalik sa pinto at isinara iyon. Nang balikan niya si Jerome ay tulog na tulog talaga ito. Marahang inilapit ni Ligaya ang mukha sa liig nito, agad niyang naamoy ang alak dito. Mabilis siyang tumayo dahil hindi niya gusto ang amoy nito. Kamot ang ulo siyang nagpunta sa bathroom at kumuha ng balde na may tubig at towel. Marahan na naupo si Ligaya sa gilid ni Jerome at pinakatitigan ito. Inis siyang umirap nang maalala na naman niya ang nangyari kanina. Ba't ka ba nanditong buisit ka? Bakit hindi ka rin sa girlfriend mo umuwi? Iritan niyang tanong dito at marahan itong sinimulang punasan. Habang pinupunasan nito ni Ligaya ay hindi niya mapigilang hindi titigan ang gwapo nitong mukha. Ganun na lang ang gulat ni Ligaya nang magmulat ito at pinagkatitigan siya. Mabilis siyang umiwas ng tingin at pinagpatuloy itong punasan. Natigilan lang siya nang hawakan ni Jerome ang pulsuhan niya dahilan kaya siya muling napatingin sa mga mata ni Jerome. Jerome, I'm sorry. Paghingi ng tawad ni Jerome sa kanya na ikinatigil niya. Akmang magsasalita sana si Ligaya nang mabilis kinabig ni Jerome ang liig niya at hinalikan siya nito bigla. Mabilis nang laki ang dalawang mata niya at hindi agad nakapag-react. Marahang ipinikit ni Ligaya ang dalawang mata nang marahan na gumulaw ang labi ni Jerome sa labi niya. Humigpit ang hawak niya sa balikat nito sa bawat halik na ibinibigay sa kanya. Marahan at magaan ang bawat galaw ng labi ni Jerome sa kanya. Marahan na kinagat nito ang ibabang labi niya dahilan kung kaya't naibukan ni Ligaya ang labi niya. Mabilis na naipasok ni Jerome ang dila nito sa loob ng bibig niya, lasang-lasa ni Ligaya ang alak na ininom nito ngunit wala na siyang pakialam na lasa noon sapagkat kakaibang giliti sa katawan ang naibibigay niya ni Jerome sa katawan niya. Nang maramdaman ni Ligaya ang pagbisil ni Jerome sa bewang niya, ay doon lang siya nabiglang natauhan at maramdaman itong itinulak. Hoy! Takang tanong sa kanya ni Jerome habang ang isang kamay nito ay nasa pisngi niya at hinahaplos iyon.
Sunod-sunod na umiling si Ligaya at nang iwas ng tingin. Honey, what happened? Tanong pumuli sa kanya ni Jerome. Mariin na napapikit si Ligaya at inis na inis siya sa sarili niya dahil hinayaan niya mangyari ang bagay na iyon. Lasing ka lang, kaya may ito ginagawa. Halos bulong na sabi ni Ligaya habang titig sa nagtatakang mukha ni Jerome. Mabilis na umahon si Jerome mula sa pagkakahiga at mabilis siyang hinapit sa baywang. Hindi naman agad nakapag-react si Ligaya sa ginawa nito. Napaawang naman ang labi niya nang ilagay ni Jerome ang isang kamay nito sa isang pisngi niya habang ang isang braso nito ay nakapulupot sa baywang niya. Naramdaman ni Ligaya ang tibok ng puso ni Jerome sa sobrang lapit niya rito. Sobrang bilis na rin ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay kahit anumang oras ay sasabog ito sa sobrang bilis nito. Maybe I'm drunk, pero alam kong ginagawa ko, Ligaya. Halos bulong na sabi ni Jerome sa kanya. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Ligaya habang nakikipagtitigan kay Jerome. I'm sorry, but that's not my intention. But I want to say this to you. Huminga ng malalim si Jerome at paulit-ulit na hinaplos ang pisngi. You're the one who complete me. You're everything to me. I like you, Ligaya. I'm crazy for you. I want to be your future, so please, let me pursue you. Pag-amin ni Jerome sa kanya, hindi agad nakapagsalita si Ligaya. Ang bawat salitang sinabi sa kanya ni Jerome ay ramdam na ramdam niya ang totoong emosyon doon. Ramdam na ramdam niya na totoo ang mga iyon. Parang hinaplos ang puso ni Ligaya dahil para sa kanya, sobrang halaga ng mga salitang iyon. At sapat na iyon para sa kanya para malinawan siya sa nararamdaman ng lalaki para sa kanya. I don't care if you don't like me. Hindi natapos ni Jerome ang kanyang sasabihin nang putulin siya ni Ligaya nang halikan siya nito bigla. Natulala sa gulat si Jerome sa kanyang mabilis na sumilay ang ngiti sa labi ni Ligaya at hindi mapigilan ng sariling hindi matawa dahil sa naging reaksyon ni Jerome. Gusto rin kita. Nakangiting amin ni Ligaya na mas ikinagulat ni Jerome. Mas natawa si Ligaya sa buong reaksyon ni Jerome sa kanya. Hindi niya akalain na magiging ganito ang reaksyon nito. Oras na umamin siya. Hindi mawala ang saya at kilig sa puso ni Ligaya. Kung kanila lang ay nagsiselo siya, ngayon naman ay tuwang-tuwa ang puso niya dahil sa ginawang pag-amin ni Jerome sa kanya. Kailangan mo pa palang malasing bago umamin. Biro ni Ligaya, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi. Yumuko naman si Jerome at isiniksik ang sarili sa laig ni Ligaya. Bahagya namang natawa si Ligaya sa ginawa nito. Laki mong tao pero para kang baby. Baby mo. Banat naman ni Jerome sa kanya kaya natawa. Bakit ka pala naglasing? Biglang seryoso na tanong ni Ligaya at bahagyang sinilip si Jerome na nakasiksik sa leeg niya. Naramdaman niya ang hininga ng binata. Because you're ignoring me. Napatungo naman si Ligaya. Tell me, bakit hindi mo ako pinapansin? Biglang tanong sa kanya ni Jerome. Dahilan para umiwas siya rito. Bigla tuloy nakaramdam ng hiya si Ligaya. Tuwing naiisip niya pa lang ang reason ba't niya ito iniwasan ay agad siya kinakain ng hiya. Tipong gusto niya na lang magpakain sa lupa. Agaw pansin sa kanya ni Jerome. Sunod-sunod siyang lumunok bago nagpa siyang sumagot sa taong nagtatanong sa kanya. Nainis ako sa'yo. Dahil sabi mo kaibigan mo lang ako. Sa sobrang inis ko sa'yo. Ayaw kita makita. Tapos may naririnig pa ako may girlfriend ka na. Maski nainis ko. Paliwanag niya kay Jerome. Narinig naman ni Ligaya ang ngisi nito na kinanguso niya. Sir, you're inis and jealous, huh? Paninigurado ni Jerome sa kanya. Kahit nahihiya, ay wala namang nagawa si Ligaya kundi ang tumungo at umamin. Bahagya namang natawa si Jerome. I'm sorry. It's my fault. Honey, don't worry. Wala naman akong girlfriend eh. Ngumiti ito sa kanya at hinalikan ang pisngi niya. Dahil ikaw lang ang gusto ko. Walang iba. Mariin na sabi nito sa kanya at malaking ngumiti. Eh sino yung babaeng nakabitin sa'yo? Tanong ni Ligaya. Renila, my cousin. Napara ko na rin na little sister. Hindi ko agad nagawang magpaliwanag sa'yo noon.
dahil alam kong galit ka na. Paliwanag nito sa kanya. Tumungo naman si Ligaya bilang tugon sa sinasabi nito. Naisip ko rin na kailangan mo muna magpahinga. Kaya hinayaan na muna kita. Dagdag ni Jerome. I'm sorry kung naramdaman mo yun. Kung naramdaman mong nagselos ka. Panghinging ulit nito nang paumanhin sa kanya. Okay lang, tulog na tayo, may pasok pa bukas. Yaya ni Ligaya rito. Tumungo naman si Jerome sa kanya. Malaki ka masyado para sa sofa, sabi ni Ligaya. Nang mahiga muli si Jerome sa sofa, humawak ito sa ulong, halatang mainiinda na sakit. I'm fine here. Sa kama ka na, utos niya rito pero hindi ito tumayo. Bumuntong hininga si Ligaya at naglakas loob, muling magsalita. Tabi tayo. Yaya niya rito, tsaka Mariina pumikit. Really? Parang batang tanong ni Jerome sa kanya at umahon wala sa pagkakahiga. Oo, basta tulog lang. Paalala niya rito. Agad namang tumungo si Jerome. Of course, malaki ang respeto ko sa'yo. Nakangiti na sabi sa kanya ni Jerome. Si Jerome na mismo ang humila sa kanya papunta sa kwarto. Nang makahiga silang dalawa, ay agad din silang nakatulog dulot ng matinding pagod. 5 buwan ang nakalipas. Simula nang nakapag-usap silang dalawa ni Jerome patungo sa nararamdaman nila sa isa't isa. Mas naging maalaga at sweet sa kanya si Jerome na ikinatuwa naman niya, ngunit hindi maiwasan ni Ligaya ang hindi makarinig ng mga masasakit na salita sa ibang mga nagtatrabaho sa kumpanya ni Jerome. Naiintindihan naman ang mga ito dahil kahit sino magugulat sa namamagitan sa kanilang dalawa. Pero di gaya ng dati ay wala nang masyadong pakialam si Ligaya sa opinyon ng iba. Basta para sa kanya, kung wala naman silang ginagawang masama, ay hindi siya kailangan kabahan o mag-guilty sa nangyayari. Mom wants to meet you. Biglang sabi ni Jerome habang nakain silang dalawa sa isang restaurant. Hindi naman agad nakapagsalita si Ligaya at natigil sa pagnguya. Birthday ni Mommy next week. She wants to meet you, hon. Dagdag na sabi ni Jerome sa kanya. Pakiramdam ni Ligaya ay hindi niya na kayang lumunok pa ulit ng pagkain. Agad siyang kinain ng kaba at takot. Napatingin si Ligaya sa kamay niya na hinawakan ni Jerome. Oho lang naman kung hindi mo pa kaya. Ako na lang bahalang magpaliwanag. Ngumiti ito sa kanya. And please, I know what you're thinking right now, hon. Stop it, okay? Hindi ganun ang parents ko. Tumungo naman si Ligaya at hindi niya talaga kaya umimik at magdesisyon agad ngayon. Para sa kanya, kahit sabihin pa ni Jerome na iba ang magulang nito sa iniisip niya, hindi pa rin niya maiwasang mahiya at matakot. Ilang araw inisip ni Ligaya ang bagay na iyon. Kinakabahan siya at natatakot talaga sa maaaring isipin ng magulang ni Jerome sa kanya, lalo na ang mother nito sa kanya. Para kasi kay Ligaya ay wala naman siyang ipagmamalaki, hindi katulad ni Jerome na may magandang buhay at nakapagtapos ng pag-aaral. Habang siya ay isang hamak na janitress lamang na nagustuhan ng boss nila. Girl, chill! Pagpapakalma ni Vino sa kanya. Laking pasalamat ni Ligaya na day off niya ng Sabado kaya nagpasama siya sa kaibigan na bumili ng damit na susuotin sa birthday party bukas ng mother ni Jerome. Boyfriend niya na si Jerome at nalinaw na nila ni Jerome iyon sa isa't isa at ayaw niyang mapahiya bilang girlfriend ni Jerome kaya ang perang iniipon niya ay ginalaw niya para makabili ng magandang damit na susuotin para sa party. Anong klaseng party ba raw? Tanong ni Vino sa kanya habang namimili sila ng dress sa isang butik sa mall. Simple dinner party lang daw ang style. Kami-kami lang naman daw ang tao pero gusto ko pa rin magmukhang presentable sa mata nila. Sagot niya rito. Tumungo-tungo naman si Vino sa kanya. Pinanood naman ito ni Ligaya na pumili ng damit. Tumigil sila sa paglalakad nang may iabot sa kanya si Venus na isang brown drop skirt, white tank top, and brown cardigan. Sure ka ba rito? Tanong niya kay Venus. Tumungo naman ito sa kanya bilang sagot. Sunod-sunod na napalunok si Ligaya pero sa huli, sinunod niyang ibinigay ni Venus sa kanya. Bumili rin sila ng white sling bag heels at mga accessories. Nang matapos sila bumili, ay nagkayayaan silang dalawa na kumain sa isang fast food chain. Alam mo, minsan napapaisip na ako na mayamang ka talaga.
Natatawang biro ni Ligaya sa kaibigan. Bakit naman? Natatawang tanong ni Vino sa kanya. Nagkibit-balikat naman si Ligaya bago nagsalita. Ang dami mong alam sa bagay-bagay, mga branded clothes maski yung mga alahas. Tapos kanina, kilala ka ng mga nagtatrabaho sa bilihan natin ng necklace? Paliwanag niya rito. Nakita naman niya ang sunod-sunod na paglunok ng kaibigan. Mabilis nang laki ang mga mata ni Ligaya nang ma-realize ang naging reaksyon ng kaibigan. Huwag mo sabihin. Hindi natuloy ni Ligaya ang sasabihin sa gulat. Napatakip ng bibig si Ligaya sa gulat. Gaga, mayaman ka? Gulat niyang tanong sa kaibigan. Inirapan naman siya nito, tsaka ngumisi. Hindi, parents ko ang mayaman. Sagot nito sa kanya. Pero kung ganun, bakit ka nag-apply bilang janitress? Takang tanong ni Ligaya. Wala eh, nalayasan ko ang asawa ko na wala namang pakialam sa akin. Kaya kinat ng parents ko ang mga cards ko. Yung store na pag-aari ko, pinasara nila. Ibabalik lang doon nila lahat once na pumayag na ako bumalik sa asawa ko. Pagkakwento ni Vino sa kanya. Sunod-sunod na pagpikit ang ginawa ni Ligaya at hindi makapaniwala sa narinig mula sa kaibigan. Ilang buwan niya na rin itong kaibigan pero ngayon lang ito nagkwento sa kanya. Kaya hindi niya talaga mapigilan ng sarili ang hindi magulat. Shocking! Gulat pa rin na bulong ni Ligaya. Bakit mo ba nilayasan ang asawa mo? Hindi niya maiwasan ang hindi magtanong. Pero okay lang kung ex-boyfriend siya ng namatay kong kambal. Ipinalit nila ako sa kambal ko kaya ako siya naging asawa. Putol nito sa kanya na ikinabilog ng bibig ni Ligaya. Hindi pa muli nagtanong at nagsalita si Ligaya. Mabilis nilang magkaibigan tinapos ang pagkain at agad ding nagpaalam sa isa't isa pagkatapos. Kinagabihan ay sa penthouse ni Jerome silang dalawa, tumuloy. Ang kaba at takot na naramdaman niya ng ilang araw ay parang nawala yata bigla dahil sa mga nalaman niya sa kaibigan. Hanggang kinabukasan ay iniisip niya yun. Nawala lahat ng iyon pagkatapos siyang mag-ayos. Do you have a jacket or coat? Tanong sa kanya ni Jerome habang pinapasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Ginaya naman nito ni Ligaya at tiningnan din ng sarili. Oo, may cardigan akong binili. Natugma dito sa suot ko. Bakit? Umiling si Jerome. Nothing. If you're not comfortable na sleeveless yung top mo, wear that cardigan. But if you're okay with that, go on. Nakangiting sabi sa kanya ni Jerome. You're so beautiful, hon. Bati nito sa kaniyang nakangiti naman si Ligaya. Tingin mo okay lang suot ko? Hindi kaya magalit ang mom? Mabilis siyang pinutol ni Jerome gamit ang isang halik. Don't worry. Hindi conservative si mommy. Nakangiting sabi sa kanya ni Jerome. Ngumiti na lang din siya rito. Dalawang oras din ang biyahe nilang dalawa mula sa Manila hanggang Batangas. Sa province kasi nila Jerome, magaganap ang celebration ng celebrate ng mami nito. Pagkatapos sa malaking mansyon ay naroon pa rin ang kaba sa puso ni Ligaya. At mukhang napansin iyon ni Jerome dahil kinuha nito ang kamay niya at marahan na hinaplos-haplos ang ibabaw ng palad niya. Napatingin siya rito at malaking ngumiti sa kasintahan. It's okay, maga pa naman. Mamaya pang uwi ni daddy at ng mga kapatid ko. Sabi sa kanya ni Jerome. Tumungo naman siya bilang sagot dito. Natigil sila sa pagtitig sa isa't isa nang lumapit sa kanila ang isang kasambahay at pinapunta na sila sa living room. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Ligaya bago sila hawak kamay na naglakad ni Jerome papunta sa living room. Malayo pa lang ay tanaw na ni Ligaya ang isang babaeng nakatalikod mula sa kanila. May kausap ito sa cellphone at dinig na dinig niya ang malalakas nitong tawa sa kausap. Ma'am, nandito na po pala sila Sir Jerome. Inik ng kasambahay na sumundo sa kanila mula sa front door. Pinanood naman ni Ligaya na ibaba ng ginang ang cellphone nito at marahan na humarap sa kanilang dalawa. Ganoon na lang kabilis ng laki ang mga mata niya nang makilala kung sino ang nasa harap niya. Tita Veronica? Gulat na tawag ni Ligaya sa pangalan ng ina ni Jerome. Paulit-ulit pa siyang pumikit para masigurado kung tama ba ang nakikita niya. Hindi pwedeng magkamali si Ligaya dahil kilalang kilala niya ang mukhang nasa harap niya. Paano niya magagawang makalimutan ang bukod-tanging babaeng tumulong sa kanya at ang tanging taong tumuring sa kanya na parang sariling anak nito?
Han, you know my mother? May pagtataka sa boses na tanong ni Jerome sa kanya. Marahan naman siyang tumungo at hindi pa rin makapaniwala sa nakikita sa harap niya. Mia, where have you been? Excited at tuwang-tuwa na tanong ng ina ni Jerome sa kanya. Agad namang napabitaw si Ligaya sa pagkakahawak sa kamay ng kasintahan nang yakapin agad siya ng mahigpit ng ina ni Jerome. Mabilis na yumakap din si Ligaya rito. Nang humiwalay siya ng yakap dito ay hindi mawala ang ngiti niya sa labi. Tita, ang tagal ko po kayong hindi nakita. Galak na sabi ni Ligaya. Hinawakan ng ina ni Jerome ang mga kamay ni Ligaya. Hindi maitanggi sa mukha nito ang gulat at saya. Halos 4 na taon din silang hindi nagkitang dalawa. Ang huling pagkikita pa nilang dalawa ay noong namatay ang lola ni Ligaya. Wait, Leah? Gulong tanong ni Jerome sa kanya. Natawa naman si Ligaya sa reaksyon ng mukha ng boyfriend niya. Gulong-gulo ito at hindi maitago ang pagtataka sa mata habang tinitigan ang girlfriend at ina niya na nakahawak sa isa't isa. Son, do you remember your friend dito sa Batangas? Tanong ni Veronica sa anak. Marahan na tumango naman si Jerome bilang sagot. You mean, Nia? Yes, the girl who always with you when you're still a child. Yung batang hindi nagpaalam sa'yo nung umalis sila. Si Nia. You always call her Nia. Even ilang beses na niyang sinabi na Lia ang nickname niya. Tuwang-tuwa na paliwanag ni Veronica sa anak. Mabilis namang nanlaki ang mga mata ni Jerome sa gulat, ganon din si Ligaya nang ma-realize kung sino ang lalaking nasa harapan niya. Ibig sabihin, ako yung tinutukoy mong kaibigan mo noon? Gulat na tanong ni Ligaya sa kasintahan. At ikaw si Rome? Dagdag na tanong ni Ligaya. Sunod-sunod naman na tumungo si Jerome sa kanya na may ngiti sa labi. Napatakip sa bibig si Ligaya sa gulat. Hindi niya akalain na ang boss niya na ang boyfriend niya ngayon ay ang kaibigan niyang lalaki noon na crush niya. Unbelievable! You're my childhood friend and my girlfriend. Galak na sabi ni Jerome sa kanya at hinila siya nito mula sa ina. I knew it. Alam ko na agad bakit attracted talaga ako sa'yo. Nakangiting sabi ni Jerome sa kasintahan at hinalikan ng noon ito. Masayang nagkwentuhan si Ligaya at ang ina ni Jerome. Ang kaba at takot na nararamdaman niya kanina ay lahat na wala. Kunin pa yata siya ng hihilahin ni Jerome mula sa ina ay baka hanggang sa mag-dinner sila ay magkausap pa rin sila ng ina ni Jerome. Sobra kasing na-miss ito ni Ligaya. Para na niya kasi itong sariling ina, lalo na hindi niya talaga naranasan magkaroon ng ina sa tabi. Dinala siya ni Jerome sa garden ng mansyon. Walang tao roon at madilim na ang kalangitan. Agad siya nitong hinila at pinaupo sa hita nito. So, care to tell me, hon? Paano kilala niyo pa rin si mommy ang isa't isa? Malambing na tanong ni Jerome sa kanya. Marahan nitong ipinatong ang baba nito sa balikat niya. Napangiti naman si Ligaya dahil doon. Ramdam na ramdam niya ang marahan na paghaplos ni Jerome sa tiyan niya na siyang nagbibigay kiliti sa katawan niya. Nung umalis kami rito sa Batangas ng lola, may connection pa rin sila ni Tita Veronica. Pagsisimula niyang magkwento, bumuntong hininga siya at ngumiti kay Jerome na titig na titig sa kanya. Tapos nung nawala si Lola, wala akong pera noon. Pinuntahan ako ng mami mo. Siya ang gumasto sa lahat ng malaki. Malaki ang utang na lubos sa mami mo kaso nawalan kami ng connection dahil mas nag-focus ako sa sariling buhay ko. Pagkukwento ni Ligaya. Sa buong pagkukwento ni Ligaya ay tahimik lang siyang pinakikinggan ng boyfriend niya. Nagkwentuhan lang silang dalawa hanggang sa pinatawag na sila para pumasok sa loob. Masaya ang puso ni Ligaya. Nang matapos ang dinner, nasa biyahe na silang dalawa ni Jerome. Pauwi sa condo nito. Gustuhin man nilang magstay dalawa, ngunit hindi pwede dahil may trabaho pa silang kailangan balikan. Han, tawag sa kanya ni Jerome. Napalingon naman si Ligaya sa boyfriend niyang titig na titig ang paningin sa daan habang ang isang kamay ay nasa manabela at ang isa ay nakahawak sa hita niya. Hindi na nagreklamo si Ligaya kapag nakahawak doon ang boyfriend niya. Nasanay na rin siya rito tuwing magkasama silang dalawa. Do you want to study again? Tanong ni Jerome sa kanya, tsaka siya nilingon at muling ibinalik ang tingin sa daan. Hindi naman agad nakasagot si Ligaya sa tanong nito.
Sa totoo lang, iyon naman ang balak niya kaya nagtrabaho siya para makapag-ipon, para makapag-aral ulit. If you only want lang naman. Ngumiti si Jerome sa kanya. Kinuha nito ang isang kamay niya at agad dinakla iyon sa labi niya at hinalikan niyon. Hindi kita gustong i-pressure. Hindi ko alam. Sagot ni Ligaya at bumuntong hininga. Sa totoo lang, wala naman akong pangarap talaga. Hindi ko alam. Tumingin siya sa kasintahan. Pero gusto ko magtayo ng sariling pastry shop ko. Amin niya at ngumiti. I can help you with that. Natikman ko na rin ang mga binibig mo, Han. Masasabi ko marami rin magkakagusto ng mga binibig mo. Nakangiting sabi ni Jerome sa kanya at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi na lang muling umimik si Ligaya at nanahimik na lang buong biyahe. Nasa kamay pa rin ni Jerome ang isang kamay niya at paulit-ulit na hinaplos, maya-maya ay hindi na niya namalayan na nakatulog na pala siya. Isang linggo ang nakalipas. At isang linggo na rin silang magkasama ng mama ni Jerome, araw-araw na siyang hinihiram nito sa boyfriend niya. Ayaw na sana ni Jerome pumayag ngunit mismo si Ligaya na ang nagsabi sa boyfriend niya na hayaan na lang. Nag-e-enjoy din kasi si Ligaya sa pagbabanding nila ng Tita Veronica niya. Nasa isang Italian restaurant sila ngayon para mag-dinner. Hinihintay na lang niya ang order nila, pati na rin si Jerome na sasabay sa kanila. Nak, pwede ba ako magtanong sa'yo? Tanong sa kanya ng Tita Veronica niya. Na ibaba ni Ligaya ang iniinom na juice at tumungo. Malaking ngumiti naman sa kanya si ang Tita Veronica niya at tumayo sa pagkakaupo. Lumipat ito sa tabi niya at sumiksik palalo sa kanya. Takang-taka naman ito na inaakto ng Tita Veronica niya. Nag-propose na ba sa'yo anak ko? Bulong na tanong sa kanya nito na kinatigil niya. Wala pa naman silang isang taon ni Jerome pero matagal na rin sila. Hindi rin naman iniisip ni Ligaya ang bagay na iyon dahil nag-e-enjoy pa naman silang dalawa sa relasyon na mayroon sila. Pero hindi mapigilan na hindi mag-isip ni Ligaya dahil sa tanong ng Tita Veronica niya sa kanya. Hindi pa po. Bulong niyang sagot dito. Lumayo naman sa kanya ang tita niya at parang batang sumimangot. Bakit? Ilang buwan na ba kayo? Tsaka lalagpas na sa kalendaryo ang anak ko. Nasa tamang edad ka na din para ikasal. Pagmamaktol nito sa kanya. Hindi naman nakasagot si Ligaya dahil hindi niya alam ang ire-react niya. Mag-aanim na buwan pa lang po kami. Tsaka ano po, okay lang naman po na hindi siya mag-propose agad. Hindi naman po ako nagmamadali. Nakangiti niya sabi sa ina ni Jerome pero masumimangot lang ito sa kanya kaya medyo nabahala si Ligaya. Kasi naman Lia, mag-30 na ang anak ko. Tsaka kung ako sa kanya, papakasalan na agad kita. Kasi ganun kita kamahal. Kasal agad ganun. Kasi sigurado na siya sa'yo. Sabi sa kanya ng Tita Veronica niya. Hindi na lang umimik si Ligaya. Buti na lang ay dumating na rin ang order nila pati na si Jerome. Tahimik lang si Ligaya buong dinner nila hanggang sa maihatid nila ang mami ni Jerome sa bahay nito sa Manila. Hindi pa rin umiimik si Ligaya hanggang sa makarating sila sa kondo ni Jerome. Dumiretso agad siya sa bathroom at mabilis lang nagpalit ng pantulog. Ayaw niya man isipin ang bagay na iyon pero hindi maalis sa isipan niya ang sinabi ni Tita Veronica niya. Pagkabihis ni Veronica ay agad siyang nakahiga sa kama. Tumalikod siya sa gawin ni Jerome. Akmang pipikit na siya ngunit naramdaman niya sa likod niya si Jerome. Yumakap ito sa baywang niya at isiniksik ang ulo sa leeg niya tsaka siya dinungaw nito. What happened? Kanina ko pa tahimik noong nag-dinner tayo. Tanong ni Jerome sa kanya. Umiling lamang si Ligaya at malalim na bumuntong hininga. Para sa kanya napakaisip bata naman niya kung magiging dahilan pa iyon ng pag-aaway nila pero sa totoo lang ay sa ka-overthink niya ay kanina pa talaga siya naiiyak dahil sa sariling naiisip. Han, are you okay? Nag-aalala na tanong ni Jerome sa girlfriend tsaka hinalikan nito sa pisngi. Tell me, anong iniisip mo? Tanong niya ulit dito ngunit bumuntong hininga na lang ang isinagot ni Ligaya sa kanya. Huminga lang ng malalim si Jerome tsaka hinapit ang baywang na kasintahan at marahan itong iniharap sa kanya. Pagkatingin niya palang ulit sa mukha nito ay parang na itong batang iiyak.
Agad na naaligaga si Jerome at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Ligaya. Malakas na iyak ni Ligaya ang nagpatigil ng tuluyan sa kanya. Umawang ang bibig ni Jerome at gulat na gulat sa biglang pag-iyak ni Ligaya. Hindi niya alam ang sasabihin at gagawin dahil nagtataka pa rin siya bakit ito bigla umiyak. Niyakap niya ito at hinayaan na lang na umiyak muna sa dibdib niya. Marahan niyang hinaplos ang likod nito hanggang sa maya-maya ay kumalma na ito. Doon pa lamang niya napagtantong. Why are you crying, hon? May nangyari ba? Tanong niya rito at inalis ang natitirang luha sa pisngi ng girlfriend niya. Hindi mapigilan ni Jerome ang hindi mamangha sa kagandahan na mayroon ng girlfriend niya. Para sa kanya iyon ang gandang hindi nakakasawa makita sa pang-araw-araw. Yung gandang kailanman ay hindi niya naisip na makakasama niya habang buhay. Umiling si Ligaya sa tanong niya. Then, what happened? Si tita kasi. Ngumuso si Ligaya at nag-iwas ng tingin sa kanya ngunit mabilis niya ring hinuli ang mga iyon. Why? Anong meron kay mami ha? Kalmado niyang tanong dito. Hinawakan niya ang kamay nito at paulit-ulit pinisil iyon. Wala na tanong niya lang kung. Nag-iwas ng tingin si Ligaya dahil nahihiya talaga siya. Ayaw niya kasing magmukhang demanding kaya ayaw niyang masama iyon. O ayaw niyang sabihin iyon kay Jerome pero dahil sa pag-overthink niya ay nagawa pa talaga niyang umiyak. Kung? Kung nag-propose ka na raw pero sabi ko hindi pa. Tapos, ang dami niyang nasabi na baka hindi ka raw sigurado sa akin. Kasi, bakit daw parang hindi pa nagpapakasal kung nasa tamang edad ka na raw? Parang hindi ka pa raw sigurado ganun. Pagkukwento ni Ligaya at napayoko dahil sa hiyang nararamdaman. Narinig naman niya ang malakas na ngisi ni Jerome at ang pagtawa nito. Kaya mas lalo niyang isiniksik ang sarili, patago dahil mas dumala ang hiyang nararamdaman niya. Umalis ito sa pagkakahiga kaya napaangat siya ng tingin. Nakita niyang kinuha nito ang cellphone at tinawagan ito doon. Sumandal ito sa headboard habang si Ligaya ay natatiling nakahiga habang nakatingin kay Jerome na may tinatawagan. Hello? Nak? Boses iyon ng tita Veronica niya. Gabing-gabi na. Mom, ano naman po kayong mga hindi totoong salita ang sinabi niyo sa girlfriend ko? Sarcastic na tanong ni Jerome sa ina at mahinang natawa. Umiiyak siya dahil sa mga sinasabi ninyo. Dagdag pa ni Jerome na sinabi sa ina. OMG! Sorry nak. Niloloko ko lang naman si Leah para kulitin ka pero I didn't expect na iisipin niya talaga yun. Aligagang paliwanag ng mami ni Jerome. Nilingon ni Jerome si Ligaya at agad nag-iwas ng tingin. I'll hang up, Mom. Let's talk tomorrow. Pagkapatay ng tawag ay agad bumalik sa pagkakahiga si Jerome at hinapit si Ligaya palapit sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap at paulit-ulit hinalikan ang noon nito. You good na? Tanong niya sa girlfriend. Tumungo naman si Ligaya bilang sagot. Is it enough for you? Or you want more assurance? Seryosong tanong ni Jerome sa kanya at tinitigan siya sa mata. Umiwas naman muli ng tingin si Ligaya at saka tumungo. Nahihiya kasi talaga siya. Malalim na bumuntong hininga sa Jerome dahilan at nag-angat ng tingin si Ligaya. Mas nagulat si Ligaya nang kunin muli ni Jerome ang cellphone nito at may i-denial na number. What the hell, Rome? Gabi na, natutulog na yung tao. Rinig niyang reklamo ng isang lalaki sa cellphone ni Jerome. Pero mukhang walang pakialam si Jerome doon. Set up my wedding tomorrow. Civil muna. Ayusin mo lahat ng papel. Magpapakasal kami bukas ng girlfriend ko. Dire-diretso nitong sabi tsaka pinatay ang tawag. Umawang ang bibig ni Ligaya sa gulat at hindi magawang kumurap. Pinitik pa ni Ligaya ang sariling noo para masiguradong hindi siya nananaginip. Sili. Tumatawang sabi ni Jerome sa kanya. Tulalang tulala si Ligaya hanggang sa makatulog silang dalawa. Pagkagising ni Ligaya kinabukasan ay ang inaakala niyang baka biro lamang ay talagang totoo pala. Dahil ngayon ay nasa harap sila ng mayor at manunumpa para sa isa't isa. Nakasuot siya ng bestida na pula at sa Venus ang witness ni Ligaya. Habang ang parte naman ni Jerome ay ang ina nitong tuwang-tuwa na pinagmamasdan silang dalawa. At sa kapangyarihan ay binibigay sa akin. I'll announce you as a husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting sabi ng mayor nila.
Walang pinalampas panaoras si Jerome at mabilis na hinalikan si Ligaya. Halik na puno ng pagmamahal at saya. I'll always sure about you, hon. Kung kailangan pa kitang pakasalan ng paulit-ulit, gagawin ko just to make sure na hindi mo iisipin na hindi ako sigurado sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Nakangiting sabi ni Jerome sa kanya. Ang bawat salita na binitawan ni Jerome sa kanya ay pupuno ng pagmamahal at ramdam na ramdam ni Ligaya ang pagiging totoo roon. Mahal na mahal din kita, malambing na sabi ni Ligaya. At bago muling hinalikan ang kasintahan, sa huli ay muli siyang nagpakasal sa tatlong simbahan at nagkaroon ng dalawang anak.